Good morning, good afternoon, and good evening. This is Joanna Marie Dadola, independent distributor of Phil Tycoon. Pagtunog ng cellphone mo, 1K agad. 1K, 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 1K. Ang tanong ng karamihan, how? Mahirap kumita ng pera lalo na ngayong pandemic. Kaya thankful kami na nakita namin yung ganitong klaseng income opportunity. Legit na legit. Legit pa sa jowa mo. Kaya wag na tayong choosy. Baka ito na ang sagot sa how mo. So paano nga ba kumita sa Phil Tycoon? Paano ito umpisahan? Ito yung isi-share ko sa inyo ngayon. Naranasan niyo na bang may nag-text sa inyo ng "Congratulations, Joanna Marie. You just earned 1,000. Ayan, ipa-flash ko dyan. Ayan. Ayan yung laging text sa akin ni Phil Tycoon. Tapos maya-maya na naman, "You just earned 1,000. You just earned 1,000. 1,000 ng 1,000. Dito lang yan sa Phil Tycoon." So, paano nga ba ito gawin? Actually, nag-join ako kay Phil Tycoon last Friday lang po. Ayan, Friday. Nung isang araw lang. And then, sa third day, may pumasok sa akin ito. 1,000. Tapos, plus 100. Plus 1,000. And then, yesterday, may pumasok sa akin 100 plus 1,000 plus 100. So, napakaganda ng sistema ni Phil Tycoon. Kasi merong mag-detect sa'yo na pumasok na yung income mo. And aside from that, magkakaroon ka ng online business account. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Bibigyan ka namin ng sarili mong username and password. Makikita mo dyan yung income mo. Kung magkano na yung kinita mo. So, eto yung total na kinita ko. Nung isang araw lang po ako sumali. So, technically, ika 2 days, third day ko pa lang ngayon. Ngayong araw na. And hindi lang yon. Siyempre, meron akong friends na nagtiwala agad sa akin. So, kahapon, pumasok din sa Phil Tycoon ito, si January. Yan. And then, kumita na agad siya nito. Ayan. Tapos, kanina lang din, kumita na rin yung isa, si Mami Joyce. Yan, ito. Ito yung kinita niya sa Phil Tycoon. So, paano nga ba siya gawin? Simple lang, ipapaliwanag ko sa inyo. Actually, marami na rin ako nasubukan ganitong negosyo before. Pero, nung nakita ko to, sabi ko, iba to ah. Parang, ang bilis lang ng ano niya, ang bilis lang ng income niya. Kasi imagine nga, may isang araw lang ako nag-join, tapos, umincome agad ako. Ganon din yung mga napasali ko dito. Ang bilis agad nilang kumita. So, yung nag-refer sa akin dito, yan, one of my friends, si Kuya Boy, ito yung kinita niya in just 1 week. Ang cheque kasi niya, sa China Bank, yan. 13,900 something. So, almost 14,000 pesos in just a week. Tapos, ito pa yung mga kasamahan natin. Ayan. Tsaka, ayan. Yan yung mga kasamahan natin na chumeke rin dito sa Phil Tycoon. Sabi ko, why not subukan ko? So, sinubukan ko siya. And sa loob ng 3 days, kahit kaka-start ko pa lang, hindi ako nabigo. Kasi kumita agad ako ng 3,200. And dito sa Phil Tycoon, 3,000 ang pwede mong kitain maximum every single day. Yes, tama po kayo. Every day po yun. So, maraming nag-doubt. Kaya ang unang tanong, legal ba yan? Legit ba talaga yan? Of course, legit na legit. The Filipino farmer is a dying breed. Sa totoo lang, kawawa talaga yung ating mga kabayan magsasaka. Kasi kakapranggot na nga lang yung kinikita, eh masalantapan ng mga kalamidad. Pagkatapos, pagka nasalanta na, eh ang ibibigay sa kanila na ayuda, yung pong buto lang at saka yung konting abono. Yun po ang isang malaking problema. Hindi na po talaga maalalayan. Kulang talaga po ang suporta sa ating mga kababayan magsasaka.
Sula na rin sa mga anak ng mga magsasakang gustong sumunod sa mga yapak nila. Itinuturing ang Pilipinas bilang isang bansang sagana sa agrikultura. Dahil naganap pa rin ang gutom sa bansa. Natatakot ang Department of Agrarian Reform sa posibleng food shortage kung magpatuloy ito. Bitin kapag walang-wala na sa budget. The province is expecting to lose at least half its crop. Ang dapat sana pong gawin ng atin pong mga pamunuan ay alalayan talaga po yung mga magsasaka mula doon sa pagtatanim, pag-aalaga, hanggang sa pag-harvest, tapos tulungan po dalhin si merkado. Ang kaso mo, palibasa, itinuturin na ang mga magsasakay talaga mahirap ang tao. Hindi na talaga po nalilingon ng atin pong mga namahala. Hindi man lang magawa ng paraan na, di ba, kahit na paano dalhin, tulungan, dalhin sa merkado, yung kanilang mga panim. Kaya nga ang inyong pong lingkod po, naghihimagsik po ang kalooban na makikita po na kung saan sila na yung nagtanim, sila pa yung halos walang makain. Dahil sinisingil po sila ng mga negosyante. Kaya kami po, ang aming pong grupo dito po sa Piltaycon, ay nagsusumika po na tulungan ang mga magsasaka sa pamagitan po ng pag-aangkat ng kanilang mga produkto na kung saan atin din po silang tinuturuan kung paano po ang tamang pagtatanim. Tapos po, pagka atin na pong nabili, atin po itong pinaproseso at atin po itong dinadala sa merkado sa atin po mga consumer. At quality products po, dahil po ang mga bagay na ito ay atin pong sinusugal ng pag-aaral po yan po sa DOST. Kaya na, makakaasa po kayo na ang ating mga produkto po na ginagawa, quality, nandiyan po sa standard, at ito po ay lahat po legal pagdating po sa produkto o anuman. Dahil ang focus po ng Piltayco namin po sa aming pong mga grupo ay iangat ang dignidad ng mga magsasaka upang sa gayon 5 years to 15 years from now, mayroon pa tayong makakain. Kung hindi po kami mag-inisip na magturo, baka mamaya ang ating pong kakainin ay puro subdivision lang. Ha? Pader na lang ng mga bahay dyan na tinayo. Kasi po ang paborito nila tayuan ng subdivision, yung mga palayan. Kung sa tingin nyo po ay karapat dapat kami samahan sa pagtulong sa mga magsasaka, samahan niyo po kami. The problem is obvious. No more people to farm the land. No more crops to harvest. No more food on the table. Muli po, ito po ang inyong pong lingkod, Dr. Russell, na kung saan ay kung sino po ang nagnanais po na sumama sa amin po sa pagtulong sa magsasaka. Willing po ako na gumawa ng mga produkto dahil kami po ay isang herbal manufacturer. Magpa-5 years na po. Lahat po ng produkto po na gusto ipagawa sa amin ay ating pong gagawin yan. Libre naman po yung formulation. Wala naman pong problema. Basta po ang akin lang pong pakiusap, huwag nyo na po akong paggawin ng imported na produkto. Ayaw ko po. Ang gusto kong ipagawa niya sa akin ay yung mga ang raw materials po ay galing po sa bukid. Galing po sa magsasaka sapagkat yun po ang puso ng iyong lingkod na yung atin pong sariling ani, yun ang atin pong tangkilikin. Kaya ang inyong lingkod po, ang Piltaycon International ay nakikiusap na muli po, samahan niyo po kami. Salamat po.